ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan, ang kabutihan mo'y magpakailanman. Kailanman ikaw ang simula at katapusan. Amen. And then,
kung ano po mga kahit po sa kabila na nangyari sa atin, hindi po talaga ako pinabayaan ng Diyos. Yung mga ayuda, wala po akong nakatanggap talaga niyan. Minsan na po ako nakatanggap 1,000. Yun lang po, wala po talaga. Pero ang inaano ko na lang po sa Diyos, wala po niya kami pabayaan. At wag po kami magkakasakit. Aaminin ko po na naman po ng ano ba yun? Parang ano sa COVID? Parang patungo sa COVID kung tinanin na agapan. So, awa naman ng Diyos. Ano po, yung mga anak ko, yung buong pamilya niya, walang lasa, walang pang-amoy, ayaw kumain. Eh, di sabi ko, ganun ba, sayang, mapapabili pa naman ako ng Jollibee, papabili ko dyan. Ay, hindi nga doon sila makakain. After 10 minutes, siguro, nakapag-isip sila, baka makakain sila sa Jollibee. Ayun, pinadala ko doon, nakakain naman sila, so, hindi sila, ano, sa COVID. Tapos sabi ko, mag-suob lang sila ng mag-suob, mag-sterilize mo, ano, dapat walang lalabas. Pinapagala namin ng tubig, pagkain, and then, isa naman, isang pamilya ko pa rin, ano ko, tapos hindi. Sa bahay ko po, kasi pagod po kami dun eh. Sa bahay naman po namin, that yung isa din anak ko nagkaroon. Ay, hindi lang din po sa positive, kaya lang, iniwasan na namin, nagkaroon po kami, na talagang naka-isolate sila, hindi nila ako napapasok sa kwarto. Ako din po, nagkaroon, pero hindi ko sasabihin na ano, kasi life lang po talaga sa akin, inubunan ako. Yun lang po yung ano ko. Hindi lang din po may pinabayaan ng Diyos, at yung pong sa kabila po niya, marami din pong offer sa akin yung mga tanggap. Yun po yung mga nag-ano din po sa akin eh. Tsaka, nagkasabay-sabay po na hindi kami, di ba, tayo kinagbayad ng 3 months ba yun, may pandemic. Nung matapos na po yung ano, ginoba na po tayo, sunod-sunod po ang atake sa akin ng bill. Bill ng Mirato, bill ng tubig, bill ng SS, bill ng pag-ibig. So, hindi ko alam. Sabi ko, ay, hinapan ako. Hanggang maaari ayoko humugot doon sa mga naipatabi ko eh. Ganun kasi ako eh. Hanggang meron ako dito, kukulin nyo. Kaya lang, wala akong magagawa eh. Nag-iisip ako eh. Nai-stress ako eh. Kaya sa akin itong stress na itong pumatay sa akin. Dito, bayaran lahat. So, by January, magpe-pension na po ako para sa sarili ko. Bukod ako doon sa pension na galing sa asawa ko. Yun po. Maraming po salamat at nagpapasalamat din po ako dahil buhay po tayong lahat. Amen. Nakikita po tayo. Amen. At si Brother Richard, na-miss namin. Amen. Ang tamburin, na-miss ko po yan. Praise God, hallelujah. Ayan, nagpapahapon po yung ating secretary failure. Kuha muna ako dito, pero naiisip ko yung sinasabi ni Brother Mark. Tungkol ito sa patutuo. Sa ikapo. Ang tungkol sa ikapo. Pinatawas ko, dodobre pa. Kaya, nag-desisyon ako. Sabi ko, kinausap ko si Lord. Sabi ko, Lord, ako pahala ka na po. Ito, para sa'yo ito. Paglalaman ko ito, ibibigay ko sa'yo ito. Pero bahala ka na sa akin, sabi ko. Alam niyo mga kapatid, kinabukasan, ang Brother Rasbon ko dumating, may kinita siya. Doble, sabi, binigay kong ikapo ng araw na yon. Tapos, meron pang insidente na nawalan ako. Yung hindi ko malaman kung saan ko naitagay yung 500 kong yun na kinikip-kip ko na para nga sa gawain. Hindi ko siya makita, sabi ko, bahala mo. Pero alam niyo mga kapatid, tagantunay nga po ang katugunan sa ikapo. Nakita ko siya nakakipit dun sa ilalim ng pitara ko na nakakulog. Kaya sabi ko, Lord, talaga sabi ko, totoo, doble-doble ang bumalik sa akin. Kaya ngayon, linggo-linggo, ganun ang ginagawa ko. May matira o wala, basta bahala si Lord dahil nakatunayan ko na. Kaya salamat, Lord. Tapos may isa pa ho. Isa na lang. Kasi matagal ko nung gusto ko patutupo. Meron akong ako, hindi pa rin siya tunay na ako, pero tinuturing ko siya ako dahil ako siya ng kaibigan ko. May sakit siya. Baka 2 taon. Meron siyang leukemia. May finding na leukemia sa kanina. So, salamat sa Diyos. Meron tayo ng dumating ng mga tumulong at tuloy. Tapos ngayon, lagi ko siyang sinasama sa ano ko, sa prayer request ko. Maski pag magdasal ko sa gabi, hindi ko siya tunin ako. Pero naaawa ako dahil batang-bata, hinihimo. Pero alam mo, Lord,
at mga kaibigan sa kapit. Ano na siya ngayon, medyo nakaka-recover na. Ang dalang mo na lang, makalaya siya sa imo dahil nakakabasa, kawawa. Pero malakas mo siya. Kaya Lord, salamat at lagi mo natutugunan lahat ng aking kadalangin, ang aking pagbabagay sa iyong gawain. Kaya Lord, salamat, salamat. At salamat din ngayon dahil kahit nalipat tayo rito, medyo duwan. Patigdagan naman tayong attender. Pero Lord, sana yan din dalangin ko rin na sana tumami tayo. At malapit ng ating anniversary at may awa ang Diyos. Tutulungin niya tayo na